Okay, mga kapatid, no, ito na po yung mga kahilingan natin. Kasi po, nakikita ko sa mga aral po, alam ko na maganda naman yung kanilang mga hangarin. Kasi gusto nilang mag-share sa tao. Paminsan-minsan po kasi, yung mga nangangaral po, kapag hindi mo ina-apply sa buhay yung pangaral mo, hindi po matibay ang pangaral. Kaya marami po nagsasabi, no, kung ipapangaral mo yung isang bagay, dapat alam mo yung ipinapangaral mo. Kasi po, kapag hindi mo alam yung ipinapangaral mo, napapahamak mo ang kapatid mo. Napapahamak mo yan. Kapag napahamak mo ang kapatid mo, malaking pananagutan mo yan kay ama. Tandaan nyo ha? O, ito po yun. Kaya po ako nandito para po makilala ang ama. Hindi po ako nandito nagsasalita para makilala nyo ako. Hindi po. Kaya po ako nagsasalita, ginagamit ng ama ang aking isip, puso at aking pananalita para po maintindihan nyo kung ano po ang ipinararating ng ama sa inyo. Pakinggan nyo pong maigi ito. Sa ating po mga panalangin, no, hihiling po tayo. Ama, humihingi po ako, ama. Nagsusumamo po ako sa inyo, ama. Noon, ha? Nanaway, pahintulutan nyo ako mabigkas ang inyong kabanal-banalang pangalan. Pag nabigkas nyo po yung banal na pangalan ng ama, kung ano po yung ninanais nyo, nandun na po yun, alam niya yun. Hindi niyo na po sasabihin yung salitang, ama, mabigkasin niyo yung pangalan. Halimbawa, ate, ma, ama, swerte ako, swertein ako, swertein ako. Hindi na po. Kasi po, kaya nga po tayo nakikiusap eh. Sa ama eh. Kaya po tayo dumadaing. No? Alam ng ama yon kung ano yung dinadaing mo. Bakit? Bakit alam ng ama? Kasi ang ama po, ang kanyang banal na espiritu ay nasa atin na. Nasa atin. Kasama natin. Kaya pag iniisip natin, alam niya yun, nasa atin nga po siya. Kaya para mag-manifest po ang ating kahilingan, dapat po talaga, no, sambahin natin ang kanyang banal na pangalan. Huwag po natin, no, hindi po dapat na pipili kayo ng mga na tinatawag susi. No? Tinatawag pong susi. Hindi po. Kasi po, ang pagtawag, no, sa ama, siya po ang dakilang Diyos na sumasagot ng tamang kahilingan na naayon sa kanyang kalooban. Kasi po, marami pong aral na pag sinabi rito, pag binanggit mo, di ba? Pag binanggit mo, pag ginamit mo, ang banal na pang, sabi, kita niyo po ito ha. Magdasal na ukol sa mga anghel at sabihin ang pangalan ng anghel na tinatawag at tinatawagan sa isip. Sabihin, no, ang nais mangyari. Pag sinabi niyo, sabihin niyo, parang binibigkas niyo yung nais niyong mangyari, parang ano na yun eh, no? Parang kayo na yung maano dun. At saka, magdasal na ukol sa mga anghel. Yung mga anghel po nito na nakapalob po sa tor, si Ama yan. God the Father po yan. No? Nakapaloob lang po yung pangalan. Kasi po yung mga power na yan, ay power po yan ng Sator, Arepo, Tenet, Operan, Rotas. Siya po yan, mga kapatid. Kaya nga po, kung maari lang po, kung bibigkasin natin, no, ang banal na pangalan ng Ama,
magsumamo tayo. Alam ng Ama na kung talaga natanggap mo ang iyong kahilingan, alam ng Ama kung tutupad ka at pag-iingatan mo ang kasagutan. Dahil marami po mga kapatid, kapag tinugon ang kanyang kahilingan, babalik na naman siya sa dati niyang pag-ugali. Kaya mga kapatid ko, maging tunay tayo. Kasi po, ang hinihiling natin at tinatawagan po natin ay tunay. Tunay. Ha? Kaya mga kapatid, sa araw pong ito, araw po ng Martes, araw po ng Martes Santo po ngayon, mga kapatid, gusto kong ipaliwanag sa inyo lahat na ang Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas ay ang tinatawag na secret code prayer ng Our Father. Kaya, pero ngayon po, talagang dapat malantad. Malantad na. Kasi po, nung panahon ni Emperor Nero, pinapapatay nga po yan. No, yung mga tao nananalangin. Pero ngayon, kaya po inilantad dahil po ang Sator, Arepo, Tenet, Operotas, siya po muli ang nagbuo ng lakas ng pananampalataya ng mga Kristiyano. Kaya po, nagtataka ko, kapanahon ng po yan nila ng mga Roman, ng Roman Empire po yan, dapat na ipaliwanag na po. Pasensya na po kayo kasi po nung panahon ng ancient time po, talaga po ang nagpapako sa ating Panginoong Hesus ay yung mga pare noon na tinatawag ng Pangulong Saserdote. Sila po ang nagpapako sa ating Panginoong Hesus. Pero sana man po huwag masasaktan yung mga pare ngayon. Komo pari po yun eh. Hindi po kayo yun. Pari din po ako eh. Bakit ako masasaktan? Eh kung hindi naman ako kasama. Diba? Kayo, hindi naman kasama. Kaya lahat po ng pare, pinakikiusap ko, dapat maipaliwanag nyo sa lahat po ng tao na yung Sator, Arepo, Tenet, Opera Rotas ay isang uri ng panalangin na Our Father. At saka ang Sator po, God the Father. Hindi po natin dapat iligaw ang tao. Dahil kung babanggitin niyo po ang banal na pangalan ng Ama, libo-libo po. Libo po yan. Umaabot po yan ng 1,000 names. 1,001 names of God. Marami po. Ewan ko lang po kung nadagdagan pa. Diba? Kaya po marami nagsasabi, no? Marami ang Diyos. Totoo po. Pero isa lang ang Diyos na lumikha ng lahat ng Diyos. Kaya ang tawag po sa tunay na Diyos, siya ang Diyos ng mga Diyos. Siya ang Panginoon ng mga Panginoon. Siya ang hari ng mga hari. Siya po ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat na lumikha ng buong sanlibutan. Mapagpalang araw po ngayong umaga sa inyo lahat, no? Kaya po ang ipinaliliwanag ko kasi marami po na nagpapaliwanag, no? Sa Sator. Tapos, ha? Iingat din po kayo sa mga tao na ginagamit ni Satanas na Diablo na sinasabi na ang Sator daw po ay nakuha na ng kalaban. Tandaan nyo yan, mga kapatid. Lahat po na naniniwala dyan, no? Makakatanggap po ng isang sumpa. Bakit? Kasi po, kung ano po yung pinaniwalaan mo, no? Yung po ang tinatanggap mo. Kasi naniwala ka, di ba? Ganito po yon. Pag sinabing kalaban ng Ama, wala pong iba kundi demonyo. Di ba? Kapag meron po nagkwento about Sator, no? Na sinabi niyang hindi na pinapagamit daw sa kanya dahil nakuha na raw ng kalaban, ibig sabihin po nun, kinukumbinsi niya kayo na huwag kayong gumamit. Bakit po? Actually po, no?
hindi naman gamit eh. Dapat po, malaman nyo ang banal na pangalan ng Ama. Kasi ang banal na pangalan ng Ama, sinasamba eh. Kaya po, yung itinuturo ko, yung Sator Arepotenet Operotas, dapat natin paniwalaan na siya ang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Nandito po, nakasaad dito, Santissimo, Altissimo, Trinitatis, Omnipotente, Rexum. Nandito rin po si Emmanuel. Di ba? Si Adam. No? Si Adonai. Nandito po eh. Ito po, iba-ibang uri ng kanyang banal na pangalan kasi po sa dami po ng mga salita. Kaya mga kapatid, iingat kayo. No? Ang mga aral po, makikita niyo yan, dapat po, yung mga aral, yung inaaral ko po sa inyo, ay yung banal na pangalan ng Ama na dapat natin sambahin. No? Kahit na po sabihin nyo na, hindi, ang tunay na pangalan ng Ama, Yahweh. Ang tunay na pangalan ng Ama, Jehovah. Wala pong kontra dun. Wala pong kontra dun. Kasi po, ito naman po ang banal na pangalan sa Sator. Ang ano po, kaya naging Sator po ito para mailihim ang pagtawag na Our Father. Pinapatay nga po eh. Ngayon pwede na. Nung panahon po, pinapatay eh. Kaya kung tatanungin nyo, no, nagkaroon na po ng tibay. Ha? Kaya po marami po mga mananampalataya, no, na sumasamba na binibigkas nilang banal na pangalan ng Ama, nagkakaroon po ito ng lakas ng kapangyarihan para makapagpalayas ng masamang espiritu, makapagpagaling ng mga sakit espiritual. Kaya mga kapatid ko, ito na po yung araw. Sana po, no, maunawaan nyo ang sinasabi ko. Ito po ang magbibigay din po ng kasagutan sa lahat ng inyong problema ngayon. Pero talaga, bago po talaga na lagi nyo itong mabigkas, mag-iingat po tayo na hindi na po bigkas ng walang paggalang. Ama, hinihingi ko po ang pahintulot na nawa mabigkas ko inyong banal na pangalan. Nagsusumamo po, Ama, sa inyong banal na pangalan, magkaroon po ng katugunan ang aking mga kahilingan. Ganun po. Humihiling po tayo, sasagutin tayo. Hindi po natin gagamitin ito para mag-utos tayo. Kita niyo po, meron kayong messaging pangangailangan. Halimbawa, kailangan mo pera. Kailangan mo swerte. Di ba? Bibigkasin mo. Ha? Gagamitin mo siyang susi. Paulit-ulit mo sinasabi para swertein ka. Parang inuutos mo yung salita na yun para swertein ka. Ginagamit mo siya. Matutuwa po ba ang Ama sa inyo pag ginagamit niyo si Ama? Diba? Ito po ang tunay. Hihiling tayo. At ang alam ng Ama ng iyong pangangailangan, ang iyong kahilingan ay kanyang tutugunin. Naunawaan niyo po ba ako? Hihiling po tayo. Hindi po natin siya gagamitin. No? Kaya po yung iba, kala demonyo yan eh. Bakit? Nagagamit po nila sa pangalan ng Diablo. Mag-iingat po. Lahat po na naniwala doon, may sumpa. Ang Ama po hindi pwedeng tawaging, ha? Ang Sator po hindi pwedeng tawaging Sator kaliwa. Hindi rin nga po dapat Sator kanan eh. Kasi po ang Sator, siya na po yung head eh. Siya na po yung the highest at the center. Siya na po yung ano eh, sakop eh. Sakop niya eh. Sakop niya na po lahat. Yan po impyerno, kaya niya, sakop niya rin po yan, kaya lang po, hold niya yan. Kung baka sa ano, yung universe, nandiyan na impyerno, may nakalak po yan. Yung mabubuti, hindi pa pwedeng kunin ang impyerno. May pintuan po yan para po
sa masasama lamang. Ang pintuan ng impyerno, nakakapasok lang po ang masasama. Ang pintuan ng langit, nakakapasok lang ang mabuti. Kaya wala pong masama na makakarating sa langit. Tandaan nyo yan. Kaya mga kapatid, magandang umaga po. Ngayon po, mahal na araw, nagsusumamo po ako sa inyo lahat. Lahat po tayo magbalik loob sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Ipakita natin sa Ama ang ating ugnayan bilang nilikha na tayo ay susunod sa Kanyang kalooban. Nawa ang pagpapala ng Ama ay sumating lahat. Kaya po, mag-iingat ha, tandaan niyo po, ang Ama hindi po ginagamit. No? Wala tayong karapatan gamitin ang Ama. Ganun po ha. Ang Ama lang ang may karapatan gamitin tayo. Ang tanging karapatan natin, humingi ng tulong sa Kanyang banal na pangalan. Kasi ang banal na pangalan ng Ama ay sinasamba ng lahat. Para malaman nyo, Ama, nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Sundin ang niloloob mo. Dito sa lupa, gaya na nasa langit. Diba? Bigyan niyo po kami na inyong pagpapala sa araw-araw. Patawarin niyo kami sa aming mga pagkakasala. Gaya ng pagpapatawad niyo sa mga taong mga nagkasala. Diba? At naway, malayo po kami sa aming mga gawa sa lahat ng masama. Tayo po ang lalayo. Tayo po ang lalayo. Nasa atin po yung free will, ang Ama po, hindi tayo ilalayo eh. Nakaprotect lang siya sa atin. Pero sumunod tayo sa Kanyang kalooban na lumayo tayo sa pagkakasala. Magandang umaga po sa inyo lahat. Pagpalain po kayo lahat.